Hello guys, hello world. Ito po ang inyong lingkod, Alejandro Belga TV, and you're watching today. Kumusta po kayo? At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Ingat po lahat sa ating pandemya. Ingatan po natin ang mga kalusugan natin na tayo'y malayo sa sakit at maging sa COVID-19. Welcome po sa aking channel, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay subscribe na po at pindutin nyo na po ang notification bell. Meron ako ngayong bagong hunt na coin. Bali, tatlo ito. Year 1999. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Bali, hint ko muna isa. Tago ko muna kasi ang 1999, 5 peso po ay 2 pesos. Dalawang mukha o dalawang itsura. So ngayon po ang pag-usapan po natin, kasi po itong 5 piso 1999 po ay mayroon na pong value ngayon. At sa ngayon masasabi ko na ito po ay top 2 na sa semi hard to find. So correction lang po, ang 1999 5 piso po ay hindi po hard to find, kasi meron po ako nakuha tatlo. So, karamihan kasi maraming nakakakuha nitong 1999. Mas mahirap ang hanapin yung year 2000 na 5 peso. So, yun po yung aking sinasabi. Kasi po ang 5 peso na hard to find po ay 3 piraso po yun. Yung year 2006, 2007, at 2008. Na nagkakahalaga ngayon ng umaabot na 1,500 pesos ang isa. Bastat brilliant uncirculated or BU condition, makintab na walang damage. Ayan po yun. So tingnan natin dito sa ating 5 piso coin, bakit naging top 2 na ito. Para sa akin top 2, kasi wala pa pong nagmamark kung top 2 ito or top 1 sa semi hard to find. Pero hindi po siya hard to find po, mga kasama, kasi marami pang nakakakuha nito sa circulation. Magiging hard to find po siya kung marami nang nag-hoard nito na hindi na nila binibitawan at pahirapan ang hanapin. Okay po ba? Yun. Ito po yung aking 1999 5 peso. Yan po. O yung kanyang physical appearance, Republika ng Pilipinas pa din. At dito po makikita yung mint mark sa may balikat ni Emilio Aguinaldo. At sa mga newbie, sa mga bagong kolektor, ay si Emilio Aguinaldo po, yan po yung ating pinakabata at kauna-unahang naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Si Manuel L. Quezon naman, siya naman ang pinakaunang naging presidente ng Commonwealth. Ayan po yung konting history niya. Siya po ang nasa portrait, si Emilio Aguinaldo. So ito po yung pangalan niya, i-complete naman, wala naman tayo nakitang irregularity or error. 5 peso. Ayan po yung ito pong border na ito ay scallop shape border. Second layer ng border, tsaka itong edge na to, rim. Yan po yung first layer ng border. Ayan po yun. Yan po yung ating 5 peso coin. Wala naman po tayo nakikita ng ano dito. May medyo kunting damage siya. Na-damage na po yan sa circulation. Sa dami ng kamay na kakahawak ay na-damage na po. Ayan po yan, mga kaibigan at mga kabarya. Good evening po. Or good afternoon, good morning. Ang age niya po ay plain, hindi redded po. Ayan po yan. Then, ang likod niya or reverse, Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po ay BSP series pa din. Mayroon pa rin siyang border na scallop shape. Ayan po yung maalon-alon. Ayan. Ayan po yung border. Tapos na year 1993. Kung kailan nagsimula yung ganitong reverse ng BSP series. Kaya po nakalagay 1993. Yung ang bagong lipunan po ay nakalagay po sa likod nun ay 1949. Ayan po yun. Ito po, 1993 naman.
tempo yon. Kung titingnan niyo yung ABL 1949 po sa likod. Yan, ito po yung bagong mukha ng BSP series reverse. So yung cogwheel niya, ito po yung parang gulong cogwheel, may ngipin po siya eh. Medyo mataas yung kanyang high teeth, medium high teeth. Masasabi ko na itong likod nito ay Daiwan kasi nakalagay po dun sa record ay Daiwan. Tapos yung araw niya medyo bilog pero parang mayroon siyang shape na square by square kasi po ang Daitri ay bilog na bilog ang mga kanto ng sinag ng araw. Yun po yung Daitri. Tsaka yung kanyang cogwheel sa Daitri ay medyo mataas tapos detalyado yung kanyang pagkagawa. Ito po ay masasabi ko na Daiwan kasi yung 1993 ay magkakadikit yung 9. Magkadikit yung 9. So tingnan niyo yung dalawa pang klase ng reverse 1990, Dai 2 at saka Dai 3. So na tingnan niyo lang po sa numista, mayroon po doong naka-illustrate or illustration. Ayun po yun. Ito po yung una kong coin na nakuha 1999. So tingnan natin ano yung pagkakaiba nitong dalawang ito. So tingnan natin mga kaibigan at mga kapatid. Ayan po, dito po muna tayo sa harap. So ayan po, mas detailed mint mark 1999, medyo may tunggaman kunti. Then ayan po yun, 5 peso. Medyo malinaw yung kanyang coverage nito o pagkakagawa. Then maganda yung condition niya. Circulated condition po ang ating coin. Ito po ay walang damage. Ayan po yun. Meron din siyang border. So, yung border na dalawa, first layer, second layer, yung scallop ay hindi po nawala. Ayan po yun. Tapos sa reverse po ay, ito naman makikita natin. Same lang po. Bangko Sentral ng Pilipinas, Daiwan pa rin. Then, yung araw niya ay maabot dito sa dulo ng circle ring o guhit circle line. Ayan po yan. Medyo may tama ditong kunti, mga kaibigan, at napakaswerte ko dahil nakakuha ko ng 3 piraso. So, tingnan naman natin itong isa kong nakahint sa inyo. Bali, may 2 na po akong nakuha. So, sabi ko nga ay top 2 semi hard to find para sa akin. Ang top 1 semi hard to find kung 5 piso po ay yung year 2000 para sa akin. Ito po yung third coin ko. So obvious naman po yung pagkakaiba nung nakita nyo kanina. Yung 1999 niya ay masyadong tawag dito, makapal yung mga lettering. Yung po sa kabila ay detalyado. Yung border scallop shape na border niya po ay andyan siya. Andyan. Pero yung kanyang pagkaalon or pagka... Ayun. Medyo mababaw po siya at malayo yung distance siya. Yung dito, nawala na yung border na sa ring, sa rim. Nawala na po yung guhit. Kunti lang nakikita dito sa bagong piece na ito ay isang piece ng 1999, 5 peso. Tapos yung kanyang mint mark ay medyo nagkaroon ng distance sa balikat at sa dito sa mint mark or monogram, mayroon siyang medyo malayong distance. Saka yung mga lettering niya, kasi po ang metal na ito ay malleable, ay nayuyupi. So sa tagal sa circulation ay nayuyupi po yung mga numbers. Kaya po nagkaroon ng nagsara na po yung butas ng P ng A sa B. So magkaiba sila sa lettering. Ayan po yung lettering nung ganyang mga letters. So yun po yung pagkakaiba yung isa sa kanina. Ay isumpo natin para makita natin yung pagkakaiba. Wigan. Ayan po, kitang-kita po pag sinum natin, oh. Mas detalyado po itong ano ating yung una pong coin. Isa dito. So nawala yung guhit nito dito sa third coin ko na 1999.
Yan po yung pagkakaiba. So nandiyan naman yung mga pangalan, existing naman, magkaibigan. Yan, tingnan niyo yung difference ng dalawa. So wag po kayong ma-confuse, pareho po yung 5 piso, pareho 1999. Itong 1999 na 5 piso po na ito, mayroon po tong mga kasabay, kahawig. Minsan tingnan niyo yung year 2001 saka year 2002. Minsan mayroon pang 2004 na ganito ang hitsura. So may nasagap kong balita tungkol sa coin na to. Piniki daw ito, pero wala tayong basihan kung piniki nga o ito yung kinopya lang dito. So syempre yung kung para sa akin ito sa tingin ko itong pinakaunang nilabas sa 5 peso. Ayan, medyo hindi maganda yung pagkagawa. Is na-improve siya dito. So kita mo naman na marami na siyang mga nawalang mga details dito sa isa kisa dito. So mas maganda pa yung condition ng ito. So ayan po yung pagkakaiba ng dalawa. Year 1999, 5 peso. Tingnan natin sa likod. Sa likod naman mga kaibigan, makikita mo naman ang pagkakaiba. Tingnan nyo naman yung isa, yung 1999 na isa. Same pa rin yung 1993, magkalapit. Yan po. Day 1 pa rin po yan mga kaibigan. So yung border niya na sa rim ay manipis na po. Pero doon sa kabila, sa harap ay wala na talaga. Dito mayroon pang konting rim o. Naguhit. So yung scallop shape niya. Kung titingnan nyo naman sa kabila yung scallop shape niya, yung distance niya, medyo malapit ito. Tsaka medyo mataas yung pagkakurba. Ito medyo malayo, tapos medyo mahaba yung pagkakurba ng scallop shape niya na border. So yung araw niya ay medyo lumit dito, pero dito naman medyo lumaki. Yung shape niya parang naging round, dito parang naging square yung mga dulo ng kanyang rays or mga sinag. Ayun po yung pagkakaiba mga kaibigan. So ano kayo makumpuse na ano ang pagkakaiba niyan. Bangko Sentral ng Pilipinas pa rin naman mga kaibigan, at circulated condition. Itong isa ko ay medyo may mga damage. Ayan po. So yun po mga kaibigan ang pagkakaiba nito. Dalawang klase, dalawang mukha ng 5 peso. Ayan po yun. Maybe it's a old version, new version, kaya nagkaroon ng ganyan. Kasi po yung kanyang DIY or die ay pwede po yung i-improve. Kaya hindi natin alam ito eh, kung in-improve nga nila kaya nagkaroon ng labas. Ayan po yan mga kaibigan. Saglit po nating tingnan yung ating ano details ng kumpletong details ng 5 peso na to para mas maganda yung magiging result ng ating analysis, lalo na sa mga naghahanap ng reason at mga bago bakit ganyan yung 5 peso at bagay sinabi ko na top 2 CV hard to find. Tingnan po natin sa numista na lang po ang gamitin natin para mas malinaw sa screen. Ayun na. Ay, ito na po tayo sa ating numista. Record list ng coin natin na inahanap. 5 peso at ang naka-picture po sa numista ay 2016. Ayan po, tingnan po natin sa kanyang mga record. Ayan po. Ayan po. Ito po pang lang 5 peso na to ay ginawa mula 1995 hanggang 2017. So, nag-end po ang coin na to 2017. Nagsimula 1995. So, yung ating 1999 na isagaw sa year na to, sa batch na ito. At isang batch lang naman po ito. Wala na pong second batch na gantong klase. 5 peso, nickel brass po ang ginamit na metal, at ayan, 7.7 grams, 27 millimeter diameter, at ang kapal ay 1.87 millimeter, shape round at plain edge. Ayan po yun mga kaibigan, at punta natin sa ibaba kung bakit nasabi ko na ito ay top 2 cement hard to find para sa akin. Ayan po mga kaibigan, smooth edge. At mayroon siyang pong mint mark. Ayan po. Tingnan na natin yung mas mabilis. Yung year 1999. Bakit semi-hard to find siya at top 2 pa? Ito po yung
1999, i-compare po natin sa year 2000 na sinasabi nila na semi-hard to find. Ayan po, yung 1999 BSP series na 5 peso of the Philippines is averse 1. Tama po tayo sa die 1. So, mayroon po siyang actual or population na 2%. Samantalang itong year 2000 BSP series, averse 1 din, ay mayroong 0.5%. So, 2% whole number, 0.5% ay may decimal. So, ang ibig sabihin, mas mababa ang population ayon kay Mista ang year 2000. Kaya siya po ay top number 1 semi-hard to find ng 5 peso. At 2% sa year 1999. Kaya sa para sa akin, top 2 semi-hard to find ito. Ayan po yun mga kaibigan. So, yung 1998, marami pong actual niya, marami pong nakikita niyan. So, balikan po natin dun sa ating coin. Continue po tayo mga kababayan, kabarya, kanumista at mga kahabi at sa mga kabrother. Ito po ang aking tatlong pirasong 1999 5 peso na yung isa ko ay kakaiba ang mukha. Mas maganda yung dalawa. So ito pong coin na ito. So top 2 semi hard to find para sa akin. So sa aking pag-iikot or pag-hunt, pagpipili ng mga 5 pesos every time na may benta kami, ay masasabi ko, bibigyan ko na kayo ng tip kung ano dapat yung hanapin na coin na semi-hard to find. So yung year 2000, top 1 semi-hard to find, ayon sa aking survey, ang top 2 ay 1999, at yung pong year 2017 na pinakahuli na ginawa na 5 peso na katulad dito, yun po ang very seldom na din makuha. So, pero mas maraming nakikitang 2017 5 peso kaysa sa 1999, kasi sa dalawang linggo kong paghahanap, ngayon lang ako nakakita nito. Yung 2017, paisa-isa yung nakikita ko na year na yun. Yung 1998 po, marami po yun. 1997, 1996, 1995, mayroon din pong nakikita. Yan, 2001 napakarami, 2002 napakarami, 2003 napakarami, yung 2005 sobrang dami po. Kaya po masasabi ko na top 2 5 peso semi hard to find ay 1999, top 1 ay year 2000, at top 3 ay year 2017. Yun pong tatlo na yon ang hanapin niyo na, 1999, 2000 at 2017. Dahil po pag naghahanap na po mga kolektor at tinatago na nila yung mga BU condition, ay magkakaroon na po ng shortage yan. Kaya po, yun po. Surprising po naman mga kaibigan, ay ganito po yun. Meron pa po ditong nailistang pricing, so isa-isayin ko sa inyo. Sa pricing po naman ng 5 peso, 1999, semi-hard to find. Sa iba pong size sa eBay, may nagbibinta ng 180, 350, ayun po yun. Pero very seldom po, kasi nga po semi hard to find eh. Ayan. Nang pumunta po ako sa yucoin.net, mayroon po doon extra fine, ang condition ay $0.97, umaabot siya ng 45 pesos sa ngayon, ang isa. Tapos may fine condition $0.19. Ayan po, at average po na presyo sa yucoin.net ay $0.38. Yan po yung kanyang price sa coin.net. Sa NGC naman po, nang pumunta ako, may mga nagpa-grade na po nito, nagpa-grade na ng mga coin na year 1999. May record na po siya doon na very fine. Ang isa po ay $0.30. Meron din pong nagpa-grade ng MS60. Mabot po ng $1, halos 48 pesos. At MS63, $1.80, halos $2 na din ito. Sabihin ay nasa around 80 pesos. At yung last ay MS65 ay $2.50, halos nasa 130 pesos katumbas sa peso natin sa Pilipinas. So yun po yung record ni NGC.
So magkano po ba ito sa lokal na buy and sell, mga kaibigan, sa ating group? So sa grupo po, marami po akong member pa ako sa maraming grupo ng Numismatic Group Buy and Sell in the Philippines. So nagiging trending lang po yung tatlo, yung 2006, 2007, 2008 5 peso, which is hard to find. Tapos itong ang year 2000 ay pinagkakaguluan na din, hanap na, kasi mahirap na talaga hanapin, kahit ako wala pa noon eh. Tapos itong ngayon sa grupo, mayroon na rin po naghanap ng 1999. Yung pong presyo po ng semi hard to find na year 2000, ang bintahan po noon ay around 30 pesos to 80 pesos sa ngayon. Yung 80 pesos po ay BU condition. Kaya yun po yung presyo. Ngayon, ito ngayon, pumasok ngayon itong 1999, masasabi ko na ito ay hindi nalalayo doon sa presyo ng year 2000. Maybe, ito po ay pinili natin presyo ng 20 to 50 pesos, kasi mas maraming nakukuha ang 1999 kisa sa year 2000. Yun lang po ang masasabi ko, mga kaibigan, makasama, mga kasangga, kagrupo. Ayun po. Yun po ang masasabi ko na itong 5 peso 1999 ay top 2 semi hard to find. Salamat po ng marami sa mga nanood at sa mga sumusuporta at umaantabay sa aking channel. Thank you very much. God bless you. Bye-bye.